Mga Marites, siyempre, eto na ang K-News at ang authority dyan, ang ating PhD, Rose! Annyeonghaseyo! Talaga nakaliwak sa authority kasi baka mamaya may ano? May magtaas ang kila. Kaya nga. Kasi alalahanin mo, ibang podcast may magaganyan na rin ngayon. Ginagaya ka na rin. Grabe sila. Masyadong seryoso yung mga Kamarites. True! Anyway, yes. Ang K-News natin ngayon, unahin na natin. Kilalang kilala, lalo na ng mga addict sa K-drama, of course. Si Gong Yoo. Ay, si Gong Yoo, si Goblin. Si Goblin. Ay, in fairness, KD. Train to Busan. Ano ba? Si ano yan? Goblin din, di ba? Train to Busan. And Train to Busan. Pero bago ang Train to Busan, bago ang Goblin, talagang nakilala si Gong Yoo sa ni-remake ng GMA na Coffee Prince. Coffee Prince. Yes. Coffee Prince. Yes, siya talaga. Doon siya. Yun ang kanyang, launching. Doon kanyang stellar project. Until now. Later sa kanya. Kuya, niya. Kaya yung mga nagsasabi ka mukha ni Kuya, kumuha naman. Layo naman. Pero ako, no offense men sa mga fans ni Gong Yoo. Kasi okay naman dito ako si Gong Yoo. Pero totoo lang, may hawig talaga kay Kuya Kim. Kimachensa. Kuya Kim ha. Oo, Kuya Kimachensa. With all due respect, no. Classmate kuya mo la first year nga graduate kami sa UP Diliman. Wala akong makitang angulo talagang Kim. Meron. Ano? Walay! Ano na? Ano? O sige na. Anyway. Latest kay Gong Yoo. Ayan, na-interview si Gong Yoo sa isang YouTube show na ang title ay Salon Drip. Hosted Maritesh University, Salon Drip. Hosted by comedian Jang Doyeon. Tinanong siya kung ano daw yung project niya na kumbaga na, nakapag-shape sa kanya on who he is now. Katulong sa kanya. Ang sagot niya right away, Coffee Prince. Alam niyo kung bakit. Kasi sabi niya, may mga lines doon at saka yung character niya. And na-connect niya ngayon kung bakit until now, wala pa rin talagang nababalita na love life ni Gong Yoo. Ilang taon na rin si Gong Yoo, ha? Pero wala pang nababalitang jowa niya. Kumbaga, nasa marrying age na siya eh. Naunahan pa nga siya ni Lee Seung Gi. Mas matanda siya kay Lee Seung Gi. Ayan. Baka naman di lang sinasabi. Na pwede rin naman yon. Pero napaka-secretive talaga ni Gong Yoo sa totoo lang din. Pagka walang ginagawa yan, nasa Jeju yan. Baka iba naman ang hana. Yun ang hindi ko mahasagot. Alam mo yung ano mga Korean. Medyo discreet chat. Pero kahit ano mangyari, love ko pa siya. Ang sagot ni Gong Yoo din, sabi niya, yung about the love or yung finding love, sabi niya, it's harder to love as I get older. Ganun pala yun. Ganun ba yung Diego? Harder to love as I get older. Patrick, hindi naman. Siya yung marrying type. Hindi naman. Sabi niya, I feel like I defend myself more and more. Especially as I age. Sabi niya, I also become scared of getting hurt. Pag matumatanda ka pala, mas natatakot ka pang masaktan. Si Gong Yoo yan, ha? So I even ni Gong Yoo. Sabi niya, so I even let some go by. So parang, siguro may mga napa... Anong tawag sa Tagalog noon? Ganon. They would have just walked right past me. Not knowing my feelings for them. Naku, nakakaloka naman to si Gong Yoo. Alam mo, baka meron siyang hindi magandang experience. Ayun na nga. Saka ang tingin ko parang takot siyang ma-in-love. Oo. Baka ba niya mabaste. Meron ditong mga shipper. Bagay daw si Gong Yoo kay Dara, kay Sandara. Why not? Ang dami niyo naman siniship kay Sandara. Alam mo, pwede. Minsan naman si G-Drago. Oo, gagawa natin ang paraan yan. Sino man Dara? Si Sandara Park. Kaya nga sinabi ko na kanina, sabi ko, hindi rin siya marrying type, hindi rin siya. Hindi marrying type si Sandara. Mga girls natin dito. Ni Gong Yoo na hindi siya marrying type. Hindi, sabi lang takot yan. Lang siyang may love. Takot na may big, siguro. Sa edad niyang yan, hello. Okay. Pero ako nandito lang ako, Gong Yoo. Naku, Gong Yoo. Ang dami nag-aabang. Sa ligmo ulam na. Si Sharon Cuneta, fan yan eh. Actually, nagpakabaliw-baliw si Sharon dyan, si diba? Ann Curtis. Ann Curtis. Diba? Ayan. Next! Si Song Ji-Yoo nag-file ng legal complaint. Bakit ng mga liig niya? Against former agency na Uzu. Uzu ba ang pronunciation na to? Uzu.
Uzurax. Yan. Mm. Ayan, kasi daw, parang delayed payment. Ang daming mga hindi na din babayaran. Ang daming mga hindi na babayaran ng mga empleyado. Ah. And even si Song Ji-yu, I think may mga maraming delayed sa payment sa kanya. Sa mga PF niya. So, nag-file siya ng legal complaint at the same time, i-terminate yung kontrata niya. Si Song Ji-yu ay isa sa mga cash ng running man. So, dumating na din siya dito. Isa din siya sa nakasama kay Manny Pacquiao. Yeah. So, parang inonoy naman daw nung CEO ng company na i-terminate yung kanya. Pero dapat siyang bayaran. Oo, bayaran din siya. I think kasi nakaligal, may legal battle. May bayaran-bayaran niya. Mm-hmm. Bigla mag-declare ng ganyan. Meron din pala sa ganyan. Oo naman. Actually, sa totoo lang, sa South Korea, napakaraming issue sa mga agency. Oh my goodness. Sa totoo lang. Lalo na yung mga rookie o yung mga nagsisimula pa lang, madalas marami doon mga biktima. Hindi lang talaga nagkasagutan. Yes. Pero sa basketball, ang bilis nila, ang laki nila magbayad ng mga imports. Ha? Yung mga players natin, pag ini-import na, pinukuha doon. Grabe. Kasi iba kasi yung entertainment, iba yung sport, medyo sa entertainment. Siguro sa dami din ng agency at sa dami na gusto maging K-pop idol, Korean actor, Korean actress. Yun. Next! So ito, medyo malungkot to sa mga NCT fans. Bakit? Ito kasing dalawa, si Sung Su. Sung Chon. Ay, ang ganda mag-pronounce, Jethro. Ano, si Jethro. Oh, video ko kayo. Ganda-ganda. Parang Korea. Parang gusto ko lang palitan si Jet. Ang ganda ng pagkasabi ni Jet. Parang Korean talaga siya, mga kamarite. Oh, diba? Ulit yung mga... Ang ganda. Kasi alam niyo, ganun talaga yung ganda. Sound director namin po yun. Ganun talaga ang pagkaka-pronounce palagi ng pangalan. Parang may hangin, di ba? Yes. Lumalabas yung hangin. At saka parang yung dila niya. Di ba? Parang kumakain ng mani. Interesado ba kayo makita siya kung paano niya? Sino yung Sung Chan na yan? At si Shotaro, tatanggalin na sila sa NCT. Ang gwapo ni lalaki. Yan. So, syempre maraming mga fans na nag-react kasi napamahal na sa kanila yung dalawa at saka nakita din nila kung gaano din kahuhusay. Naging member lang sila ng NCT nitong 2020. Pero ngayon nga 2023, in-announce na ng SM Entertainment na hindi na sila magiging part ng South Korean boy group na NCT. But magkakaroon sila ng sarili nilang group. Ayun naman pala. Pero syempre, iba kasi yung NCT na nakilala ka doon, naging group ka doon. Pero at least meron silang trabaho pa rin. At saka parang ang plano yata ng SM Entertainment, yung ibang mga talent o artist, lalo na yung maaring Japanese talaga, mag-build talaga ng sarili nilang fan base sa Japan na under SM Entertainment pa rin. Ganun. Parang doon sila mas magpo-promote. Ngayon. Yun po. Tapos si Shotaro, dahil nga nakita niya yung mga comment ng mga fans, naglabas siya ng personal letter niya para mag-thank you at saka at the same time explain yung pangyayari. Yun po! Okay. Ayan na. Okay. Oh, ito naman. Nagprotesta at nagpaikot protest track. Ano yun? Ang ilan sa mga tagahanga ng grupong N-Hypen. N-Hypen. Ano ibig sabihin niya? Ano ibig sabihin ng protest track? Ano Jethro, nakasulat doon? Pakatawanan mo ano ngayon. Ano nakasulat dito, Jethro? Ano ba? Hindi niya alam. Sa protest siya, alam niyo na. Ano sinasabi dito? Kulay red, Ano sinasabi? Ibalik niyo na ang sweldo. Ano ba? Ganito, nag-protest siya mga kasi may bagong single ang N-Hypen, yung Bite Me. So, dito sa Bite Me, meron silang parang MTV or sa dance choreo nila. Ito, merong mga dance store na parang they are dancing with the member. Siyempre, hindi nagustuhan ng mga fans. Kasi baka daw, hindi din, baka in bad taste daw, hindi din magustuhan ng ibang mga fans ng grupo. So, ang pinoprotesta nila na i-remove, tanggalin yung part na yun. Ito mga babae ang pinapatanggal? Oo, yung choreo na yun. Sobra namang siklosa itong mga fans na to. Alam mo, iba talaga ang kultura sa Korea. So yun ang sinasabi doon sa protest. Oo, more or less, like diba? Yeah. Diba? Ayun. Tanggalin ang mga sarara, tanggalin ang mga church, ang mga babae na yan.
Ayun. Kasi nga daw, baka maka-apekto din sa popularity ng grupo. Baka may mga fans na bigla na lang mag-leave or ma-turn off or umalik. Ganun talaga sila. At sobrang protective talaga sila sa mga idols nila, mga kapatid. Yan. Then next, si UAIN na naman. Alam mo na, awa na ako kay UAIN. Alam niyo na nagagaling yung awa ko kay UAIN. Kasi talaga, isa yan sa pinakamahusay na aktor sa Korea. Nanghihinayang talaga ako sa nangyari sa kanya. Dahil yung involvement niya sa drugs. Limang drugs. Issue, cases. Oo, limang drugs. Ang tawag sa ganon? Oo, na nag-positive siya. Limang drug, iba-ibang... Iba-ibang klinik, kumbaga iba-ibang hospital, iba-ibang pagkakataon. Iba-ibang drugs. Iba-ibang drugs. Kaya na nga. Yun. Na nag-positive siya. Yun. So, sana ang pinakita mo dito yung picture na talagang naka-ano siya. Naka-posas. Naka-posas. Nakakasad makita. Pero totoo kayang drug user siya? Yeah, kasi nag-positive siya. At inamin naman ni at pinagsisisihan naman daw niya. Teka lang. Pero hindi naman mga klaseng high drugs siya na yung tipong mga... May cocaine. Positive siya doon. Tsaka yung mga parang antidepressant yata, no? Something like that. Yan. Siguro may pinagdadaanan, kaya ganon. Sayang. So, ngayon, parang na may report kasi na binigyan siya ng warrant of arrest. Kasi daw, may tendency daw na baka i-destroy ni UAIN yung mga evidence. So, nagsalita naman siya during that sa hearing or yun yung pinatawag siya na nakaposas nga siya na totoo naman daw na inaamin niya na may yung ilang mga accusations sa kanya at pinagsisisihan niya nga pero hindi naman daw niya nito totoo na i-destroy niya yung mga evidence and he's willing to cooperate dun sa investigation na nangyayari. Yun. So, I still hope na after this, mabigyan si UAIN ng second chance kasi he's really a good actor. Pero kailangan niyang mag-rehab siguro. Yes. Mm-hmm. He need to come clean, di ba? Bago ano. Tapos ito pa napansin ng mga netizens na napansin ko rin, parang tumanda yung itsura niya dun sa ano, alam mong parang may mga may gray. Problema. Diba? Chicago Typewriter isa sa recent nga ba. But anyway, isa yun sa mga drama niya na ang galing-galing din niya. Yun po. Then next ito, si Kim Tae-ri. Si Kim Tae-ri ay nag-apologize sa kanyang mga fans. Kasi... Apologize. Ayun. Oo. Oh. Drama yes, nila. Sabi. Nag-seek kasi siya. Parang nag-seek siya ng... Parang pinay siya dyan. Oh. Nag-seek siya ng help sa mga fan kung pwedeng bigyan nila ng subtitle yung mga ginagawa niyang YouTube ano... episode or YouTube. Wala namang masama kung nagsisik ng help sa mga... Siyempre, hindi yun in good taste. Bawal kasi, yun? Oo, parang ang dating kasi, parang inuutosan mo saka ginagamit mo yung kanilang fans. Knowledge. Parang in a way, nagtataking advantage ka dun sa kanilang... Kasi yung mga fans, pwede nga pakialam, pwede magprotesta na o tanggalin yung mga dancer. Bakit naman ang hindi ang isang idol ang humingi naman ng tulong sa fans. Parang morally, hindi magandang tingnan. Sa kanila? Oo. Saka, siyempre yung mga fans yun eh, na parang, pero knowing mga fans, I'm sure tuwan-tuwa yung mga yung gusto nilang tumulong. Diba, na binibigyan yun, sila ng... Yun, pero... Kanino siya nag-apologize? Sa mga fans din. At sabi niya nga, inamin naman niya na parang naging ano siya doon, medyo irresponsible daw na i-approach niya yung mga fans kasi parang andating si is seeking for a talent donation. Yun. So, yun. So, sabi niya, nag-apologize siya and medyo na-correct naman siya. Na-realize niya na may mali siya doon. Yun na. Po. Meron yun. Pa? Last na to, mga kapatid. Ito ang New Jeans. Ang bongga ng New Jeans, ha? Talagang, sila ang talagang masasabi mong promising girl group ngayon. Dahil ang New Jeans ay selected ng Time Magazine bilang 2023 Next Generation Leader by Time. Ayan. Wow, very promising. Agaganda. Yes, kasi dalawa na sa songs ng New Jeans ang OMG and dito, stayed on Billboard's Hot 100 for 5 weeks lang naman. This year alone, yan. Tapos, New Jeans will also be the ang New Jeans ang kauna-unahang K-pop girl group to perform on the Chicago of
Lollapalooza this coming August. Ayan, so yung mga members, si Minji, si Honey, si Daniel, si Hairin at si... Siyempre, hindi pa natin matutuwang sino-sino sila dyan. Kung kilala mo na yung mga... Si Honey yung isa sa nagbigay kay Chimina ng, kung natatandaan nyo, ng album. Siya yung Gucci ambassador. Yes. So, bongga ng new jeans. Congratulations. New jeans. Yan. So, sige, yan po mga kamarites ang ating K-News sa linggong ito. Dito lang sa Marites University. Annyeong!